Alright, saya nama XJR 400. So issue naman na itong XJR, hindi daw maandar na. Dati maandar pa to eh. Kaso na-stuck eh, yun ang itsura niya. Natambak eh. Dumi nga eh. Oh. Sayang to, maganda makina nito, tahimik eh. Lang. Okay to, tahimik to eh. Kaya lang, napabayaan nga, hindi na gagamit. Siguro na nagdumi na itong carburetor sa loob. Baka nag-stack up na yung mga ano niyan. Nabara na yung mga jets. So yan, bunutin lang natin yan. Tapos, wala, mukhang yun lang problema eh. Last battery. Wala yung battery niya. Alright. Alright. Mabilis ang linisan to. Buti yan. Ano, dumi ah. Putik, patagal lang patagal, talagang padumi na padumi mga carburetor na inawakan natin ah. Ay, lintik, ang dumi. Anak ng teteng. Putik na yan. Patay tayo dito. Very not alright. Alright, so bukas na. Siyempre, pilot jets. Siguradong tede. Kita ba? Yan, putik. Basag-basag na naman. Ito, medyo. Sana masabitan pa itong mga to. Medyo. Medyo. Ayan, sana makuha pa natin. Alright. Alright. Yan, pag-iwa-iwalay din. Ito. Siyempre, as usual, palit ng mga o-rings. Dumi, no? Grabe, nanikit. Kasi, grabe dumi. Putik. Putik na yan. Padumi, no? Padumi talaga yung mga carburetor na inaawakan natin. Okay lang yan. Putik na dumi talaga, no? Matatawa ka sa dumi. Putik na yan. Hanip. Yung loob, malinis, eh. So yung labas, wala hindi nila na pag-iwalay. So yun, palit na rin ng mga tornilyo, tigas, grabe tigas, pinalo ko pa eh. Yung isa sininsil ko eh, sobra tigas eh. Tapos mga valves eh, mga na napakadumi. Alright, float valve nila eh, sigurado papalitan na to. Alright. Alright. Bago. Bagong linis. Tsaka bagong orange. Alright. So ito. Hindi tayo lang abusan ako stock. Mag cleaner. Ay, chill po. Mainit. Alright. Alright. Patapos na. Putik. Sorry, hindi ko na na-videoan. Medyo... madali na tayo. So yan, ito yung mga pilot jets, inano ko na lang, ni-repair ko na lang yun. Lagyan ko na slot kasi busal-sal na eh. Kita ba yun? Kasi nawala na yung slot niya para sa ano eh, sa flat screw. Ang hirap ma-focus nito isa. Mayam na nga siya. Tapos bago yung mga gasket natin, mga ginawa natin paper gasket, float valve bago, syempre hindi makita. Ayan. Wala yung mga luma ano na, syempre luma na kinakalakalawang tsaka may guhit na, matamang mag-leak na yan. Stainless tayo yung tornilyo, tapos painted yung parts. Alright. May mga bakas ng punasan na lang yan. Mga namumuti. Namumuti siya kasi tinubig yan eh. Pagkatapos kasi ng chemical natin, tinutubig tapos tinutuyo. Pero matatanggal din naman yan.
mawala rin mga puti-puti na yun. Pwede i-brush, pwede punasan. Ito na, pag-set na rin tayo ng float height, 22. 22 nalagay ko dito. Alright, yeah. Pwede na natin isara. Alright. Tapos din tayo. Ito, yung isang tornilyo, hindi ko na-stainless kasi mahaba yung... Tumatama yun sa choke lever eh. Mahaba eh. Tumatama dito sa gilid. Hindi niya ma-fully close. So, pinalit ko muna yung luma niya. So, isa lang naman. Pwede ko naman putulan. Siguro putulan ko na lang ito kasi palit ko eh. Mamaya. So, yan. Pwede na rin natin ikasa ito. So, bago natin ikasa sa motor, shoutout muna tayo kay Sir J.R. Valdez ng Marikina. Alright. Maraming salamat sa panonood. Walang sawa yan. Alright. Alright. Yun, nakikasa din. Kaso, nahirapan ako sa tuning. Ito pala, ano? Nanguhugot na, lambot. Yan, o. Tapos, yung tubo na, ano rin. Mga bagsak, eh. Ah, itong ano lang, cap lang. Palitan na lang natin ito ng hose. Ako, sa init. Pag-tuning na tayo eh. Subukan mo napalitan ito. Alright. Naka-ano tayo ngayon. Naka 2.5 turns out itong mga fuel screw. Tapos ito, mga nilagyan ko muna ng yan. Hose na may tornilyo. Para walang vacuum. Baba na mo yun. Okay, good. Medyo masigip eh, hindi ko may shoot may eh. Ah, yun, naiipit. Shoot natin ah, naiipit. May mga ka na siguro konti na lang langis na ito. Nahimik ko dati. At linis. Dahan-dahan. Kahit bagsak eh, no? Alright.